guys, hello guys. Part 2 ng Aqualine po siya, guys, kasi naputol po siya, ha. Don't forget to like and subscribe, mga siksing balingkinitan. Huwag niyong kalimutan, sabi ng asawa ko, bakit ang ingay ko daw? Bakit ang daldal ko daw? Sabi ko, nagbablog ako eh. Tuwang-tuwa naman siya. Ito yung part 2 ng Omi Hotaro Aqualine sa Chiba. Going home na po kami. Galing po kaming outlet store ng Japan sa Kizarazu Mitsui. Ganon. Ayan na po siya, guys. Yung tunnel na Aqualine po ito. Sa ilalim po tayo ng Jagat. 1 hour po ang travel namin going to home. Going to my place in heaven. Ang init talaga. Nagutom na ako. Nakakapagod din minsan. Nakakagutom. Ayan. Diba guys, wala siyang masyadong traffic. Kaya magandang dito eh, yung dumaan dito ka sa dito ka papasok kasi guys, walang traffic. Kaya pag-uwi ako ng Pilipinas, ayoko talaga sa city, promise guys. Kasi yung pag nasanay ka sa bansang walang traffic, tapos uwi ka ng Pilipinas, tapos sobrang traffic. Aminin natin ang Pilipinas guys, traffic talaga, sobra. Grabe ang Pilipinas sa traffic, oy. Hindi ko maintindihan. Kaya kung mailakad ka, kailangan madaling araw kang umalis eh. Para pagdating mo sa, halimbawa malayo ang lugar mo, tapos traffic, kailangan pupunta ka ng department store. Madaling araw ko na lang siguro lalabas, no? Para makapag-relax ka pa. Oo, hindi pa mahal. Bayaran mo sa taxi mga grab na yan. Kaya ayoko talaga sa city talaga, promise. Pag umuwi ako ng Pilipinas, nandun ako sa probinsya. Masaya dun eh. Walang traffic. Tapos, pag umuwi kasi ako ng Pilipinas, gusto ko walang signal. Yung ganon, ang area. Kasi gusto ko, ano, pahinga lang ba? Ayokong humawak ng cellphone. Ayoko ng social media. Pag nasa Pilipinas ako. Parang ganon. Kasi ang vacation namin is ano lang. Minsan 10 days, pinakamahaba na yung 1 month. Dati pag nagbibikisyon po ako sa Pilipinas, 7 days. Balik agad. And then, medyo kulang. So, nag 10 days. Oh, balik ka agad. Yung ganun, guys. Kasi every year, 3 times po ako umuwi ng Pilipinas. Kahit wala akong pera, 3 times po. Kasi na-stress ako sa Japan dahil init, pagod. Yung ganun. Gusto kong magpahinga. Gusto kong kumain ng ganito. Eh, yung gusto kong... Pag gusto kong kumain ng ganito, uwi ako ng Pilipinas yan, guys. Kahit wala akong jatong. Ah, diba? Kahit wala akong anda, uwi pa rin ng Pilipinas. And then, yung gusto ko pahinga lang talaga pag nasa Pilipinas ako. Gusto ko yung nasa ilalim ng yung mga ilog, yung mga ganyan, puno ng kahoy, ilalim, tapos mag-ulam kayo dyan, tapos magkamay kayo pag kumain. Parang ganun, guys. Ramdam nyo yung naramdaman ko, yung kayong mga nandyan sa abroad. Diba ang sarap ng buhay pag ganyan? Diba? Pagtiisan niyo muna ha, hindi niyo nakita ang mukha ko. Gusto niyo bang makita ng mukha? Antayin niyo po, magla-live po ako sa YouTube ko, guys. Magla-live po ako sa YouTube. Meron po tayong pamain. Ipamain ko po ang asawa ko. Nang isang araw lang. Kasi, ano na yun eh, naka 100 na ako. So, ang ipamain ko dyan, na isang araw lang ang asawa ko, ha? Pag mag 1,000 ako, guys, ipamain ko, mamonetize ako yung asawa ko, ipamain ko na isang buwan. Free two kaban ng rice. Ganon! O, diba? Ipamain ko talaga ang partner ko. Diba, madulkit talaga siya. Sabi niya kanina guys, so, ang bigat daw ng bit-bit niya. Alam ko naman, may laman, mabigat talaga yan. Di ba yung ganun guys, sabi niya, ang bigat? Eh alam ko naman, dala mo hangin, magaan.
Eh, mabigat talaga. Reklamo. Eh, naghati na nga kami sa mga pinamili namin. Nagreklamo pa. Just na lang. Buti na lang talaga sa kanya. Mabait talaga akong babae. Mabait akong partner. Hindi ako salwahe. Charot-charot. Buti na lang pinanganak akong mabait. Charot. De, sa totoo, mabait ako, guys. Ayoko lang sa tao mga plastic. Plastic and manggagamit. Yan talagang pinakaayaw ko, yung manggagamit na tao tsaka plastic. Ewan ko ba, yung pag once maganyan ka, mawalan na ako ng gana sa'yo, ako na lang talaga lalayo. Kasi mahirap na eh, baka gamitin mo din ako. Okay lang sana kung asawa kong gumamit sa akin, magpagamit talaga ako na magpagamit. Ay, Diyos ko lang. Hindi guys, sa totoo lang talaga, pinakaayaw kong tao talaga sa mundo yung mga manggagamit tsaka plastic. Kasi kaya ako talaga, kunting-kunti lang ang kaibigan ko, especially sa Japan. Yung tinuturing ko talaga, ang kaibigan ko talaga sila ha. Yung nagturingan talaga kami mag-friend. Na turing ko sa kanya, friend talaga ha. Ewan ko lang sa, ang turing niya sa akin. Dalawa lang sila sa Japan, guys. Ang totoo kong friend talaga, yung kaibigan ko talaga, dalawa lang sila. Pero yung mga iba, kakilala ko lang. Pero yung ano, friends, no. Sa Pilipinas naman, bilang lang din. Hindi pa yata umabot ng 10 ang friends ko. Ilan lang ba ang friends ko? Kunti lang talaga. Hindi umabot ng 10, guys. Ang mga kaibigan ko, kakilala ko meron. Yung ganon. Mapili kasi ako sa friends. Mm-mm. Mahirap man o mayaman, wala akong pakialam doon. Kumbaga, kankinay. In Japanese, is kankinay. Ganon. Ang gusto ko talaga, yung mabait, tapos maintindihan ka, tapos maintindihan ko din siya. Yung ganon. Alam niya yung parang, kasi meron akong kaibigan ganyan eh, alam niya yung laman ng utak ko ba, kumbaga. Alam niya pag nagagalit na ako, alam niya pag nagmalditing na ako, sabi niya, malditing. So it means maldita. Mm. Pag sinabihan ako, eh, malditing ka talaga. Ganon. Pag, alam niya pag nagmalditing na ako eh. So, siya nang mag-give away. Hindi siya give away, guys. So, kasi delikado pag give away. Mag-give away yan. So, kailangan at maintindihan niya yon. Parang siya din, pag wala siya sa mood, naintindihan ko din siya. Kasi talagang kaming mag-friend, nag-aaway din kami ng best friend ko. I love you, Twini. I love you. I miss you, Twini. Faye, I love you. I love you, Twini. Namimiss ko na yung twin ko sa Pilipinas. Hindi ko talaga siya totally twin, guys. Parang twin lang kami tawagan namin. Tapos dyan naman sa Amerika, meron din akong twin, si Kambal, si Jean Luxin, ganun. Siya din ang ano, Kambal na 6C. Kasi lamang lang siya ng ilang paligo sa kagandahan. Ako naman lamang ako ng ilang katabaan sa kanya. Ganun lang kami, guys. Ay, lalabas na po tayo, guys. Nakita mo na yung liwanag. Nalabasan na rin ako. Ay, charin. Lalabas na po tayo sa Aqualine. Akalain mo sa pagdadaldal ko, nakalabas na tayo ng Aqualine. Hindi ko lang alam kung doon kami dadaan sa pare siyang Skyway na third floor. Tingnan mo yung guys, ah. Wait lang. Ayan. Ayan, di ba? First, second, di ba? First, second yan. Di ba? First, at saka second. Meron din third floor, guys. Tingnan nyo ha, kung doon kami dadaan ngayon, di ko lang alam. I don't know kung doon kami dadaan na. Ayan. Mainit po ngayon sa Japan. Sobrang init po. So, hali kayo dito. Arat na. Pasyal ko kayo sa Japan. Sa mga gusto pong mamasyal. Uy, honey. Abunay. Choto, slow. Kuryo, apo na yun. Alam nyo kung sino gustong mag-apply, magpunta ng Japan, anytime guys, PM nyo lang ako, mag-stay kayo sa akin.
wala pong problema. Wag lang magtagal ha, baka isang taon din kayo mag-stay sa akin. Sobra-sobra na yan. Baka sabihin nyo, mag-stay ako sa inyo, ano, Sixibalingkinitan, ano, 1 week lang. Tapos umabot ng 1 buwan, tapos dadagdagan ng 2 buwan. Huy! Wag ganyan ha, wag abusado din. Pag ano lang, hanggang ano lang kayo dito guys, mag-stay hanggang 1 week lang. Ha? Wag masyadong abusado ng 3 buwan kayo dito mag-stay sa akin ha. Hindi pwede yan. Paano kami maggamitan ng asawa ko? Maririnig nyo ang ano ko, ang sigaw ko ng Darna. Sabihin ko kay Ding ang bato. Ganon. Ano pag narinig nyo? Maingay pa naman ako pag ako ginamit. Ayan guys, hindi ko lang alam guys kung dadaan kami doon sa Parisiang Highway na ewan ko, dumaan pa kasi hindi pa. Hindi ko lang alam kung doon kami dadaan guys ha. Hindi ko lang alam. Kukunan ni eh, honey. Ha? Kukunan ni Basyo? Kushima siya. Mada Chiba? Ah, Kushima? Kawasaki na po. Ah, Kawasaki ka. Kawasaki na daw dito guys. Nagkano? Kaysa o hindi ni Koko? Kukunan no kaysa? Hojo na, Hojo. Ah, Hojo ka. Kuchima? Minna Hojo na eh. Nanka sugoi na. Gugyo daw. Para siyang ano guys, company siya ng, I don't know. Yung pagawaan, Gojo is pagawaan. Ganyan po siya guys ah. Oh, diba? Ang daming mga... Ang daming... Korean news no, kaysa dahil siya ne? Dahil ne, di kayo na. Nano Gojo ba na, siya na eh? Shiranai? Nano Kongyo? Nantok na ako tsaka nagugutom na ako. Nagugutom ako. Nakapisa at ikaw ka? Shiranai? Okay ta, nom ko na. Mo, jogging sanay ka? Sanay. Kayo na ko. Ayan guys. Hindi ko na alam kung sa mag doon ba kami sa taas mamaya dadaan or dito na lang kami sa baba. I don't know lang ha. Kasi ito naman si hapon kasi minsan tamad ayaw niyo ng traffic guys, promise. Reklamador siya guys. Kaya lagi kaming naka mga tolgit-tolgit. Ako guys, sa totoo lang, pag tolgit, ayoko talaga kasi gusto ko tipid ba? Ito walang pagalang sa mundo. Akalain mo, para siya, para naman siya mayaman. Hindi naman siya mayaman tong partner ko. Ay! Basta, pinapakain lang ako, pinapataba lang niya ako. Yan lang kaya niya eh. Para siyang EDSA guys, no? Pansin niyo, para siyang EDSA na. Sana ganito ang Pilipinas, no? Na hindi matraffic, pagpupunta ka ng EDSA, papuntang ganon. Sana ganyan ba sa Pilipinas? Kaso nga lang sa Japan, pansinin nyo ang Japan, ang daming mga stoplight. Mamaya-maya ang mga stoplight dito guys, hindi yung ba alam? Lalo na sa area namin, halos kanto-kanto ang stoplight. Ganun po ang area namin. Sobra. Kung wala talaga akong pasok ngayon guys, gusto kong mag-yakiniko kaso may pasok ako eh, 5:30, kailangan ko pang matulog ng 1 hour kasi school lord, baka bigla akong mag-deadball nito. Ayan. Ito naman is river, sa ilalim yan, ang kadugtong yan is dagat, para siyang dagat na parang river. No, parang nasa EDSA ka lang no? Diba ganito sa EDSA ang dating? Sa Pilipinas, tsaka sa may C5, di ba ganon? Namimiss ko na talaga ang Pilipinas. May atay. Unggako aro. Yabay, unggako. Unggako ah, ano, YouTube dami na no? Nande? Ano, unggako ah, YouTube dami. Auto. Kunumay to ka sa, so kung height na no, atasi, dokudake. Pasiyos ka na. Unga ko nga aro ka sa dita atasi. Dami da mo unga ko haitiru.
なんだそれ、 YouTube かよ。 YouTube、 今 YouTube、 今 YouTube やってるから。Tingnan mo ang partner ko, guys. Excited siya sa YouTube po. Diba? Lagi nila akong, lagi niya akong pinupost sa pag-YouTube talaga. Siya ang excited. Nagtanong pa yan dati siya, guys, ha? Paano kaya magawa ako ng tweet? Yung nagawa siya ng Twitter, guys. Kasi yung gusto niya magreklamo ba about sa gera nung, ano ba yung Russia at saka sa, ano ba yung gera na yun? Saan nga yun, yung Russia at saka ano, Ukraine ba yun? Gusto niya magreklamo doon, guys. Mag-ano siya ng, para siyang mag-ano, na magreklamo na bakit nitong nangyari. Sabi ko, huwag ka na makialam sa ganyan. Tsaka, hindi ka naman babasahin nun eh. Feeling din tong, ewan ko sa kanya. Mas marami pa tong ano sa akin eh. Yung gusto niya mang ganito, yung ganun. Ako naman ayaw ko ng ganun. Hindi ba? Sana ganito ang Pilipinas, no? Pray natin ang Pilipinas, guys, na wala nang masyadong traffic. Sa Japan naman kasi, hindi ka basta-basta makabili ng sasakyan dito. Promise. Pag wala kang parking na marintahan, hindi ka pwedeng makabili ng sasakyan sa Japan. Mahal po ang parking dito sa Japan, guys. Pinakamababa po dito sa area namin, ang parking is 10,000 monthly. 10,000 pesos monthly, ha? Ang parking ng sa isang car namin, 10,000 monthly. So, ang mga tao dito, hindi basta-basta kumukuha ng sasakyan kasi ang dami mong bayaran every year at saka meron silang ano, guys, tapos mabayad ka ng tax, tapos meron talaga silang ano, every year yata yun, parang may ganun, guys. Tapos additional pa pag ang parking, hindi naman to kagaya sa ibang bansang Amerika, ang lalaki ng mga area nila ng mga bahay, di ba? Dito kasi sa Japan, ang liit. Kung may sarili ka man lang bahay, ang parking mo isa or dalawa. Bawal pong mag-park ka dyan sa ano, sa tabi-tabi ng kalsada. Naku Lord, magtaka ka na lang, may ticket, may matikitan ka na. Oo, bawal po kasi yan. So sana ganyan din sa Pilipinas, hindi basta-basta na makakuha ng sasakyan pag wala kang parking na i-represent. Yung i-present talaga na may parking ka. Kasama kasi yan eh. Di ba sana ganyan, guys, sa Pilipinas? Kaso hindi sa atin eh. Basta pag mayaman, okay lang maraming sasakyan. Basta maka-afford kang bumili, okay lang yun. Basta may kita ang binilhan mo ng sasakyan. Parang normal na sa atin. Dito hindi. Hindi ka bibigyan ng ano, company ng mga sasakyan. Kahit mayaman ka pa, pag wala kang parking, hindi ka kumuha ng parking, hindi ka rin makapasa. Diba ang estrikto? Ay, dito na tayo, guys. Malapit na kami kasi ano na to eh. Nakita ko na yung bowling area. Pero natulog na. Gusto ko nang matulog. Antok na ako ba? Grabe, pikit na talagang mata ko. So, nandito, hanggang dito na lang po tayo, guys, sa kwentuhan natin. Huwag nyo pong kalimutan, don't forget to like and subscribe. Huwag nyo kalimutan, guys. Huwag nyo kalimutan ang mag-subscribe. Love you so much, mga siksing, mga balinkinitan. Love you, love you. Bye.